So itong baby, ipinost sa social media, lumilitaw na parang hindi na asikaso ng ospital. Tama po. Na parang merong medical malpractice na nangyari dito. Kaya namatay yung bata dahil hindi na asikaso. Medical yes, attention. Yes po. Yung pong nanay. Opo. Na manganganak na po sana nung araw na yon. Pero pinabalik-balik lang daw po sila. Parang hanggang sa mamatay. Post. Yes po. Parang kapabayaan ng ospital. Tama po. Agad-agad, nung makarating sa amin tong post na ito, maraming nagtag, umaksyong gamay. At ito po, yung totoo. Sir J.R. Manuel, yung tatay. Sir J.R., magandang hapon po, Sir J.R. Ay, Sir Yapi, magandang hapon po. Okay, nakarating na po sa amin. Ang dami po nagtag tungkol po dun sa kalagayan ng inyong baby. Ano bang nangyari, Sir J.R.? Sir Yapi, yung araw po ng Biyernes po, nagpa-check up po yung misis ko. Wala po ako noon, siya lang po mag-isa. Okay. Tapos yung sumunod na araw po, umuwi na po ako para samahan po siya sa panganganak niya. Opo. Sa Sabado po. Yung pumunta po kami ng hospital po sa Pabella, mga 4 a.m. po, ng madaling araw. Sabi daw po sa kanya ng doktor, wala pa daw po kahit pumutok na po yung panubigan tsaka yung dinudugo na po siya. Tapos sabi po sa kanya, kung willing po kayong umuwi, di umuwi po siya. Tapos may pinirmahan po siya na hindi niya po alam kasi siya lang po mag-isa. Ah, so may kapabayaan? Opo. O, di, talika rito. Sabi niyo walang kapabayaan? Sir, ganito po, pinakwento ko po siya kasi po base po dun sa una nilang pinos. So tinanong ko po, paano po nagkaroon ng kapabayaan yung hospital? Nung pinabalik po ba kayo doon, hindi po ba kayo niskaso? Kasi regarding po sa post niyo, binanggit niyo po doon na wala pong doktor. Siya din po mismo, si Mr. po ang nagsabi sa akin, ma'am, meron pong doktor. So sabi ko po, meron doktor. So lilinawin ko po. Ulitin ko, regarding po sa post niyo, wala pong doktor. Wala po bang doktor na sa hospital o wala lang po yung doktor ng misis ninyo? Ang sabi po niya, meron po nagasikasong doktor, pero ang sabi daw po ng doktor is hindi pa daw po siya dapat ngayon. Yun po yung sinabi, sir. October 21 po kasi yung due date niya. October 21 due date? Yes, eh, pero dinudugo na raw eh. Yes po, sir. Oh, dapat inasikaso ng dapat doktor. Dapat po inasikaso. So ang hindi lang po doon totoo is yung wala pong doktor. Kasi meron pa rin pong doktor na nag-asikaso, sir. Kaya nga, may doktor. Eh, yun nga matindi. Kung walang doktor, may konting kapabayan yung buong ospital. Dahil bakit walang doktor na naka-duty? Dapat 24/7 may doktor. Yes po. Pero ang mas masaklap, may doktor, hindi pero pinauwi, hindi ginamot at nakita nga dinudugo na. Eh dapat binigyan agad lahat ng klaseng atensyon para sa isang buntis na nanay at dinudugo pa. Kung totoo itong sinasabi ni Sir, tama ba Sir Manuel? Opo Sir, eh gusto po sana ng misis ko, wag na po palalain yung pinansyan na lang po sa mga ginastos namin. Opo, eh natatakot po kasi yung misis ko. Bakit ako natatakot? Andito naman po ako, ba't kayo matakot? Sir, pagkasama niyo po ako, kapag kasangga niyo po ako, wala ko kayong dapat katakutan. Trust me, watch me. Dr. Esmeraldo Ilem, magandang hapon po, Doc, Sir. Magandang hapon po, Senator. Opo. Doc, eh, itong si Lizel Lucero, yung buntis na misis ni Mr. J.R. Manuel, si pumunta po dyan, dinudugo na, ang sabi ro po ng doctor on duty, eh hindi ka pa time, umuwi ka muna. Opo. Eh bakit hindi po inasikaso, right there and then? Yung unang po niyang punta, tubig po ang kinocomplain niya, may lumabas na tubig. Okay. Ina-admit na po siya, kaso nga ho, wala siyang kasama at wala siyang dalang gamit. Okay. So, nag-decide po yung pasyente na uuwi muna para kumuha nga ho ng gamit at sabihan yung asawa niya. Teka muna, sino po nag-decide na umuwi? Yung pasyente o kayo hong nagpa-uwi? Hindi ho, yung pasyente, ina-admit na po siya. Yung pasyente po ang nag-decide, pumirma po siya na uuwi muna siya at babalik po kaagad pag may kasama na siya at may gamit na siyang dala. So, ibig sabihin, pumunta po siya doon mag-isa, Doc? Opo, mag-isa po siya. Sandali po, Sir, ha? Sir JR, totoo ba yung sinasabi po ni Dr. Esmeraldo Ilem? Opo, Sir. Yung Friday po yun, nagpa-check up po siya. Siya lang po kasi mag-isa, nasa Cavite po ako, nasa Maynila po siya. Ah, okay. So pumunta sa ospital, tapos ngayon, yung nagtubig, hindi pala dinugo. Okay, so maling information na naman. Nagtubig siya, in-advise siya ng doktor na mag-stay na, i-admit na siya, pero yung misis niyo po nagpumilit, umuwi para may kasama, pagbalik at makakuha ng mga damit. Tama ho ba yun, Sir JR? Opo. Opo, kaya alam po, pinapirma po siya nang hindi niya po alam kung ano yung pinirma niya dahil litun-lito na po siya yun, siya lang po mag-isa. Hindi, tama po yun. Yung pagpipirma, naiintindihan ko po yun. Pinapipirma po yung misis ninyo ng mga doktor ng ospital na against their advice, yung misis niyo po nagpumilit na umuwi despite the fact na ina-admit na po siya. Protocol po yun. Wala ako nakikita masama doon. Pagpapapirma po ng ospital.
Tama lang po yung ginawa ng ospital. Okay? Opo. Doc. Opo. So lumilitaw dito, Doc. Wala palang kapabayan sa ospital. So nagkamali lang dito yung pong wife. Yung pagpunta ho lang ho niya, wala siyang kasama. Ano, yun ang problema. Tama. Taga po namin siya, walong beses nagpa-check up. Nung bumalik ho uli siya, ina-admit na uli ho siya. Mga ano ho yun, alas tres ng madaling araw. Pero again, nakalagay ho dito sa ano, pinaiimbestigahan ko pa ho. Nagpawala naman ho sila ng high note. Decision po siyang umuwi muna at papalik na pag umaga. Dahil ako yung doktor na nag-aalaga sa kanya, mag-duty pa lang ho incoming alas 8 ng umaga. Ah, okay. Oho, okay. Yun nga ho, umuwi. Dahil malapit lang ho sila, mga 50 to 20 minutes away from Pabelia. Ano nangyari po? Pag uwi ng bahay, doon na po na naimatay? Namatay? Ano pong nangyari? Hindi po, nag-24 hours pahuli siya bago bumalik. Nung bumalik ko siya, halos manganganak na ho, 7 to 8 p.m. na. Ibig sabihin, no, ininda po niya yung sakit, nag-labor siya, na hindi naman ho dapat siya mag-labor sa bahay. So nag-labor siya, hindi ho kagad nakabalik eh. Nakabalik ko sila the following day na ng alas 5 ng madaling araw ng October 2. Doon nga po, nakakalungkot na inabot nga ho na yung bata naman sa loob. Okay, okay. Tama ba yun, Sir JR? Ganun nangyari? Dating sa bahay, tiniis ng misis mo na doon siya nag-labor and then after so many hours, saka palang tumakbo sa ospital at too late na? Tama, inantay niya po yun. Tama po yun. Kaya lang inantay niya po yung oras niya tsaka yung schedule niya po. Yung Sabado po, pumunta po kami dalawa. Ang sagot po sa kanya ng doktor, hindi pa daw. Tapos sinabi pa sa kanya, hindi po ba kayo nakakaintindi, ma'am, na wala pa po. So umuwi po kami yun. Tapos, kinamuha na po. I-admit na sana kayo, pinapirma kayo. Tapos ngayon, umuwi ng bahay si Mrs. Pag-uwi ng bahay ni Mrs., opo, bumalik ng ospital ulit kayo. Kasama ka opo, na. Opo, dalawa po kami kasama. Dalawa na kayo? Opo. Pagdating ng ospital... Pinauwi nga daw po siya. Galit na galit nga daw po siya. Sabi niya sa akin. Hindi, sir. Kasama ka na noon. Kasama na po ako noon. Nasa labas lang po ako. Siya lang pumasok mag-isa sa loob. May dala na kayo mga damit? Meron na po. Okay, anong pangalan po ng doktor? Hindi po matandaan po ng Mrs. ko kasi papalit-palit po sila ng doktor doon. Oh. Anong araw po yon? Sabado po ng umaga po yon, na madaling araw. Pero bakit ka nasa labas ka ng ospital? Bawal daw po sa loob, sir, kasi puro babae lang nandun sa loob. Ah, okay, dun sa ospital, sa maternity, sa labas lang ng kwarto, na kasi pang babae dun. O, Doc? Opo. Hindi naman po pirma lang, kundi sulat po siya, nakalagay ako po, si Lizelle Amigleo. Sa sulat po kamay niya po ito, ay nasabihan na i-admit na ngayon. Nung alas tres po ng madaling araw yan ha. Ngunit ako ay nagdesisyon na umuwi na lang muna at bukas na ako magpapa-admit sa aking team. Gusto ko kasi niya doon sa doktor niya mismo na siya nag-check up sa kanyang prenatal na pinaliwanag po sa akin ang mga kondisyon at pwedeng mangyari. Saka po niya pinirmahan. May handwritten notes po siya. Handwritten, okay. Opo, ng buong isinataas po niya na dito na parehong pagkakataon po na ina-admit na po siya. Pero siya po ang sumulat dito na uuwi muna at kinabukasan na siya magpa-admit. Okay, sige po. Sir JR, mukha miscommunication po. Hindi naman po natin pilitin sisihin yung ospital at paaminin yung ospital sa wala naman talaga silang kasalanan. Hindi lang po siguro nagkaintindihan yung misis nyo, kayo at yung ospital. Miscommunication po. Sa nakikita ko po, mukhang ginawa ng ospital yung narapat. Kaya lang hindi ko kayo nagkaintindihan. Okay. Yan nga po, sir. Gusto ko na lang po mangyari sana yung sa financial na lang po tsaka sa mga bill po. Magkano po yung utang niyo po sa punerarya? Sandali po. Mary Bendoy, Sanctuary Funeral. Miss Bendoy. Po, Senator, good afternoon po. Good afternoon po, madam. Magkano po yung bill? 6.5 po ang service po. Hanggang paglibing na po yun, plasama na taol, balsamo, pagburol po sa bahay. Apo. 6.5 lang po? Apo, sir. Sure ka? 6.5? Opo, hindi lang kasama po doon yung libingan po. Sila na po bahala maglakad po ng libingan. Hindi, kasi pag tayo mga 60,000, 7,000, 150. Ah, kasi sanggol nga pala. Opo, sir. Ay, senator. Hindi naman po tayo kasi pwedeng maningil po ng mas mataas kasi po yung pamilya na po yan is in-endorse na rin po sa amin ng office ni Vice para tulungan po. Good. Ang bait-bait na lang itong punerarya. Okay, 6.5. Pamata tayo, Senator. Papadala po ako sa inyo ng 7,000 ngayon. O, di ba? 500 dagdag. O, di ba, ma'am? Sige po, ngayon namin.
Yung papalibing, sino bang papalibing yan? Yung kayo po, po nila maghanap o sila na? Yung family po, senador, yung ano po, maghahanap po ng ano libingan sila po kasi pupunta sa cementerio para mag-apply po para sa libingan. Ah, sige po. Yung sa amin po is service lang po hanggang paglibing, pagburol, balsamo at taol po, kasama na po doon. Apo. Ma'am Mary, sige po, 7,000, yes, ngayon po mismo, pagkatapos ng usap natin. In fact, yes, hindi pa tayong nag-usap, si Odette tumayo na at... yes po, tumawag sa akin kanina. Salamat po, Ma'am Mary. Opo, thank you din po. Thank you po. Doc. Opo. Meron mo bang gastusin para sa mga follow-up, ang mga gamot? Wala pong gastos sa Pabelia po. Lahat po dito po ay libre. Opo. Hindi po sa mga follow-up po kasi... Wala na po. Wala po rin bayad po check-up po. Okay, sige po. Doc, opo, maraming salamat po, Doc, sa inyong time na binigay, opo, sa amin. Magandang hapon po, Doc. Opo. Good afternoon din po sa inyong lahat. Opo. Sir, sinagot na po namin yung pong punerarya. Pampalibing po. Magkano pong pampalibing, sir? Hindi pa po namin alam, sir. Tsaka yung isang taon gamutan ng asawa ko. Isang taon. Libre na po sa Pabelia. Isang taon gamutan. Yun lang po, sir. Doc, opo, sabi ni Sir JR, kailangan, opo, daw niya po ng tulong dun sa isang taon gamutan sa kanyang misis dahil dun sa pagkamatay ng bata. So, yan po ba ay libre din, Doc, sa follow-up niyo? Basta mag-follow up po siya dito at lahat po ng gamutan niya ho, libre na po. Ayun. Wala ho ang gagastos eh, no ho? Good, Doc. Po ano man ang kailangan pa po niya, bibigay po namin. Sobrang thank you. Sobrang thank you po, Doc. Pasensya na po sa bala, Doc. Magandang hapon, okay po, Doc. Okay po. Pasensya na rin po sa nangyari at kinalulungkot po kami. Okay? Opo, Doc. Sir JR, ang aming po taos pusong pagkikiramay. Now, Sir JR, yung papapalibing na lang po siguro, tutulong po kami. Yung sa gamutan, libre na po. Siguro po sa pamasahe at pagpapalibing. Okay na po sa inyo yun? Opo. Tsaka lang po yung mga ginastos lang din sa burol. Yan na lang po. Opo. Okay na po yan. Magkano po yung ginastos sa burol, sir? Hindi ko lang po paalam po eh. Kasi yung baby po ngayon, hindi pa nalalabas po eh. Opo. Sabi po ng lahat na po yan. Sabi po ng punerarya, 6,500 po. Opo. Lahat opo. Yung baby po, kung baga po, hindi pa po nadadala sa pagbuburulan niya. Opo, bahala na po punerarya, 6,500 daw po. Inaayos na po. Yung papunta-punta for 1 year, bigyan ko kayo ng mga 20,000 po. Okay na ba yon, sir? Ay, maraming salamat po, sir. Kasama na po yung pagpapalibing doon kasi sanggo lang naman, ano? Maliit lang yon. So, 20,000, sir, papadala ko sa'yo. Maraming salamat po sa tulong, sir. Opo, sir. Yung 7,000 para doon sa libing. Opo. Okay na? Sige, sir. Papadala ko 20 sa'yo, 7 doon sa punerarya. Maraming salamat po, sir. Thank you po. And again, gusto ko ipaalam sa lahat manonood, yung mga pera ibinibigay ko rito sa mga complainant, walang pera nanggaling po sa gobyerno, nanggaling po Senado. Sarili ko pong pera to at meron po akong kinikita rito at meron po akong mga negosyo and I'm using my own money when it comes to helping people financially because I have the capability to do it. So never po akong gagamit ng pera ng gobyerno para ipantulong sa mga lumalapit dito. Maliban sa mga guarantee letter. Opo. Kasi talaga naman, lahat ng mga senador, congressman, nabigyan ko kami ng tinatawag na yung mga GL, opo, guarantee letter na ibinibigay po namin sa aming mga constituents at yung mga constituents pwedeng pumunta kung saan mga ospital na gusto nila, pambayad. Laking tulong po, nun, idol. GL yun at hindi yung cash. Yes, pero pag cash po, galing po sa bulsa ko po yun, wala pong pera na lalabas galing sa Senado o sa gobyerno. Okay, para maliwanag.